Ganito na ang kanyang kalagayan ng amin siyang abutan. Tanging ang oxygen tank na ito ang bumubuhay sa kanya. At kahit ang kanyang tiyahe na si Nanay Nelia, nagulat sa biglang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Yung itsura niya naman malayo, dati maganda yung kanyang mukha, malaman siya, maganda yung kanyang pisngi, yung pangangatawan. Ang mga pagtangis na ito ni April ang magpapatunay kung gaano kasakit ang kanyang pinagdaraanan. Hindi na niya kaya pang kumilos, kaya naman lahat ng kanyang pangangailangan ay inilalapit o binibigay na lang sa kanya ng mapagmahal na ina. Cancer sa ovary ang itinuturo ng mga doktor na sakit ni April. Tinaninga na rin ang buhay ng dalaga. Ayon pa sa mga doktor, buwan na lamang ang bibilangin, kaya naman lahat ng kamag-anak nila ay tinext na ng kanyang tiyahin upang makadalaw ang mga ito sa dalaga. Parang hindi niya nakaya eh. Kaya lang ayoko talagang sumuko na mamatayan ng anak ko ng ganun eh. Siyempre gusto ko mabuhay ang anak ko. Kahit pa ba sabihin nila na mamamatay na, hindi ko kayang tanggapin mamatay ang anak ko eh. Dahil salat sa buhay, hindi na siya kaya pang ipagamot ng kanyang ina. Utility lang kasi si nanay sa isang health center at ang kakarampot na kita ay pinagkakasya lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng anak. Bihira lang din naman daw na magkaroon ng laman ang kanyang tindahan. Niyayapos ko nga yan eh, sabi ko, April, patawad, hindi kita napagamot, wala tayong pera talaga. Parang, Diyos ko, hindi ko kayang tingnan ng ano ko eh. Kumari nga lang, mamatay na nga ako. Huwag lang ganyan eh. Inaako ko na nga lang sakit ng anak ko. Kahit ako na lang. Hiling ni Aling Perlita, bago raw sanang bawian ng buhay ang kanyang anak, ay masilayan nito ang amang matagal na silang tinalikdan. Imposible man daw ito kung tutuusin, pero alam niyang pag-aadyain din ito ng panahon. Nung nakaranag usap siya, sabi niya sa tatay niya, o sabi ng tatay niya, April, gusto mo ba ako makita? Siyempre naman, sabi niya sa tatay niya. O sabi niya, o sige, pupunta ako dyan. Sabi niya, eh, kaya lang matagal pa. Sabi naman ni April, ba't matagal pa? Sabi niya ganyan. Baka kaya ako hinahanap na niya yung tatay niya na gusto niyang pumunta na dito. Siyempre bilang ama, doon siya huhugot ng lakas sa kanyang ama. Iba yung yakap at halik ng isang ama eh. Lahat ay kinakaya ni Aling Perlita. Titiisin niya ang kahit anong sakit, maibigay lamang ang hiling ng kanyang anak. Ipinapasa na lang daw niya sa Diyos ang lahat. At kung ano man ang ipagkaloob sa kanya nito, buong puso niyang tatanggapin. Panginoong Diyos, ako yung susumamo sa iyo. Nasana'y aking hiling ay iyong tugdin. Alam kong ikaw lang ang magiging daan upang makapunta si Rodrigo dito at makita niya ang kanyang anak na si April. Kinapanayan muna namin si Aling Perlita. Wala siyang kamalay-malay ukol sa napipintong pagdating ng dating asawa. Inalam namin ang kanyang saloobin ngayong hindi na natupad ng ama ni April ang pangako nito sa anak. Siyempre, nalulungkot. Asa-asa naman siya makikita tatay niya bago siya, yan, makalatag yan. Bumuhos ang emosyong matagal na niyang pinakatatago. Kaya ngayon talaga mansana sana ko. Saman. Hindi kita naabutan. Tatlong piraso to. Mahal kita. Sige, nag-anak yan. Nang ako nakaroon. Alam mo na.